cry of our hearts, Lord. Thing I know, kapag si Jesus yung nakikilala, kapag siya yung natataas, life can be changed. Kapag siya yung nasa kalagitanan, anything can happen. Miracles can happen. When the presence of God is here in this place, when the Spirit of God is present, anything can happen. So what are the things you are praying for God? What are the things you are expecting from Him? It is available in His presence. It is available today. God is present today. He is willing. He is willing. Revelations 4 verse 8. For the four living creatures each having six wings, which is the angels, full of eyes around within. And then those angels, and they do not rest day or night, saying, Holy, 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 Lord God Almighty, who was and is, and is to come. Imagine the angels, di sila nagpapahinga, ang sinasabi lamang nila, Holy, 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 Lord God Almighty. All the people na nauna na sa atin, they are saying this, they are singing, Lord, holy, holy God, you are holy, you deserve our worship. How wonderful this picture na meron tayo ngayon. Those angels in heaven, they are singing 24/7 non-stop. So we want to encourage you to join the heavens, to join the angels, the saints, singing holy. God, you are holy. You are holy, Jesus. You are holy, Father. This is the sounds of heaven. Singing holy, 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 Lord God Almighty. Please be holy, holy forever. With all our hearts, you will always be. Yes, Lord. Holy, no other name. Holy, problems to His solution. Our mind shift sa sakit na meron tayo to our healer,
to our provider. Every time we sing, God, you are holy. Father, we thank you. Forever we will declare that you are holy. You are worthy. You deserve our praise. You deserve our voice. The breath of our lungs, God, you deserve everything that I have. We have, Father. We give you all the glory, Lord. Oh, we glorify your name, God. We glorify your name, Jesus. And today, Lord, this afternoon, we pray that we receive the things you want us to receive this afternoon, Lord. We open our hearts to you, Father. Speak to our hearts, Lord. We expect from you, God. God, you know kung ano yung nangyayari sa buhay ng iyong mga tao, ng iyong mga anak. And Father, I pray that you will communicate, that you will talk, that you will speak an encouragement to them right now, this afternoon, Lord. Thank you, God, that faith will rise up this afternoon. Thank you, Lord, that hope will rise up today, Father. Even God, we pray for miracles, signs and wonders in this place, Lord. Oh, have your way today. We allow you to move in this place. Thank you, Lord. Have your way in the name of Jesus. Amen and amen. Yes, welcome church. Doon na po yung aking pangatlong beses na nagsasalita. And medyo proud ako sa sarili ko dahil ito na yung pinakamaraming words na nasabi ko sa buong buhay ko. To be honest, wala pang 500 words na kayang nasabi ko every day. Kaya this is a new to me. So I'm medyo, hindi masyadong pumipiyok yung boses ko. Yes. So, ngayon pa wala pa si Pastor Fred dahil sila ay nag-celebrate ng birthday ng nanay ni Pastora. So, kaya it's for me, it's a privilege for me na nasa inyong harapan to speak, to share the word. Pero bago ako mag-share, mag-speak, gusto ko lang i-welcome ang lahat ng ating first-timer. Meron ba tayong first-timer ngayong hapon? Meron ba? Second-timer. Ayun! Sila po. Welcome, ma'am, sir. Sila din po. Third timer. May third timer po tayo. Ayun, sila rin. Fourth timer. Ayun. So, welcome everyone. Come on. Pwede bang i-welcome ang inyong mga katabi? Say welcome. So, welcome to your church. Welcome to your home. My name is Joshua. Ayan. Hello, walang lumabas sana. My name is Joshua. Gusto niyo pong kanina ng umaga kasi hindi ako nagsabi ng pangalan. Nakalimutan ko. So my name is Joshua and I'm here to share and wait lang. Medyo malamig siya wala lang. Wala. So, kagaya ng pinag-uusapan po natin sa mga nakaraang linggo, buwan na we go after the one. And this month, we talk about homecoming. Di ba, sa mga linggo na dumaan, na pinag-uusapan natin yung homecoming, sino po sa inyo ang excited ng umuwi sa home? Hindi pa sa heaven, kundi sa home natin mamaya. So bago tayo umuwi mamaya, let's receive from the Lord. And kagaya na sinabi ko kaninang umaga sa ating first and second service. My question to you guys is, when was the last time you say hi to a person hindi mo pa kilala dito sa church? Kailan po yung last time na nagsabi kayo, hi, anong name mo? Meron po ba? Kailan po yung huling beses na sinabi niyo yan? Ayan, gusto kong encourage sa mga darating na linggo o kaya mamaya bago tayo umuwi, I want to encourage you to say hi to someone na hindi mo pa kilala. Alam mo yung pangalan,
Dahil we are a family. Diba ang hirap naman sa family kapag di mo kilala yung pangalan nila? Ay, ano yung pangalan mo? Di ba magkapatid tayo? So, gusto natin na makilala yung bawat isa. So, I want to encourage you to say hi to someone na hindi mo pa kilala. Get their name. And then, lalaki sa lalaki. Dahil dito sa church natin, we cater lahat ng ages. From kids, kaya yung mga kids doon, mamaya may marinig kayong nagsisigawan, mga iiyak. Meron tayong kids, youth, young people, young adults, mga men's, mga tatay, women's, jubilant. Yes. May mga jubilant na ano ba? Umiiyak. Hindi ba jubilant? Lahat ng, kung nakausahan, pwede kayong maging belong. Pwede kayong sumama, maka-join. Kung saan, pwede kayong makarelate. Ang hirap naman, 50 years old ka na, attend ka pa sa kids. Hindi ka makarelate kasi marami silang energy. Okay, sa youth, na ikaw, young people pa lang, attend ka na sa jubilant. Hindi ka na makarelate. So, you want everybody na mag-connect, makarelate. Diba, ang masarap, pakinggan yung mga story ng kapwa na ka-age natin na sa nagtatrabaho, ay nagigets ko na yung naramdaman ng mga nagtatrabaho. Ah, ganito rin pala yung naranasan nila. So, ayan. Yung mga services natin lalabas po mamaya. So, yung mga nakaraang buwan, linggo, lagi natin narinig kay Pastor Fred na Jesus came here on earth not to punish us. Right? Hindi para, ano yan, kapag yung pagkain sira na, not to punish us, di ba yan? Not to punish us, but to save us. And bring us home. Many times na natin narinig kay Pastor Fred na pumunta si Jesus hindi para parusahan tayo. Right? Kundi iligtas tayo at dalhin tayo sa home natin. Naalala niyo po yan? That's, kailang, medyo naubos na. That's the desire of God sa lahat ng tao. To save us and bring us home. So, my question is, bakit nga ba homecoming? Why homecoming? Why home? Why there is homecoming? Natanong niyo rin ba yun? Ba't kailangan natin magkaroon ng homecoming? Meaning, merong homecoming, meaning, Earth is not our home. Right? Merong homecoming, meaning yung mundo is not our home. Earth is not our home. You know why? Because you are, masyado kang mahalaga sa harapan ng Diyos to stay here on earth. Sino sa inyo gustong habang buhay na tumira sa earth? Ako, ayaw ko. Diba, pag meron kang problema, habang buhay ka, meron problema. Meron kang pinapag-aral, habang buhay ka, meron pag-aaralin. May sakit ka, habang buhay ka, may sakit. May utang kang binabayaran, habang buhay ka, may binabayaran na utang. Thank God, meron tayong bahay na uuwian. Like our Father, His desire ay makasama niya tayo sa kanyang bahay. Sabi ni Pastor Fred last Sunday, na merong mansion na naghihintay sa atin. After ng buhay natin dito sa earth, hanggat hindi pa tapos yung purpose natin, I believe lahat, bawat isa sa atin, merong purpose, may dahilan kung bakit ka nilikha ng Diyos. So habang hindi pa tapos yun, habang hindi pa natin yung nagagawa, let's do kung anong gustong gawin ng Lord sa buhay natin. At after na magawa natin yun, someday we will go home to heaven, sa mansion na sinasabi ni Jesus. So, yung earth, hindi ito yung bahay natin. Di ba, like, sino sa inyo meron pong anak sa ibang bansa? O sa ibang lugar? Meron po. Ang tataas ka, right? O yung mga kamag-anak sa ibang bansa, sa ibang lugar. Di ba, kagaya nila, kagaya natin, kapag, halimbawa, meron tayong kamag-anak, anak sa ibang bansa, halimbawa, nasa, ano sila, nasa Japan. Tapos nagkaroon ng, for example, nagkaroon ng tagutom sa Japan. Nagkaroon ng giyera, nagkaroon ng sakuna.
Anong sasabihin natin sa kamag-anak natin? Uwi na. Right? Kaya dito ka na lang sa bahay. Safe ka pa ba yan? Dito ka na lang sa bahay. Bilang isang magulang, ang deserve natin sa ating anak, as much as possible, kapag nagkakaroon ng giyera o gulo sa kanila, uwi ka na lang, dito ka lang sa bahay. Why? Mas safe dito, mas kaya kitang alagaan. Same with our Father in Heaven. Ayaw ng Lord na mag-stay tayo dito sa earth. Kaya gusto niya someday, magkakaroon tayo ng homecoming kasama siya. Why? Because you don't deserve this earth. You are too beautiful to stay here on earth. You are too valuable to God, precious to Him to stay here on earth. Masyado ang mahal ng Diyos to stay here on earth. Why? Because earth, alam naman natin na maraming hindi maganda nangyayari sa mundo. Sometimes pasama na ng pasama. Right? Kaya ayaw ng Lord na mag-stay tayo habang buhay dito. Gusto ng Lord na makasama natin siya someday sa heaven. That's why there is homecoming. Earth is not our home. Gusto kong patunayan sa inyo yan, guys. Sabi ng 2 Corinthians 5 verse 20 sa NLT. Basahin natin. So we are Christ's ambassadors. Pwede ba ating basahin sabay-sabay? 1, 2, 3, basa. So we are... So, sabi ng binasa natin that we are Christ's ambassador. Sino po sa inyo nakakalam kung ano yung ambassador? Hindi siya yung, halimbawa, umulan, tapos tumulo yung tubig sa pintuan. Ambassador. So, ambassador meaning, siya ay pinapadala ng... to represent yung country sa ibang lugar. For example, basahin ko na nga lang. An ambassador is a person sent as the representative of his or her government in another country. So, dito sa Pilipinas, for example, meron tayong ambassador na pinapadala sa Israel. So, yung ambassador na yun, nirepresent niya yung Pilipinas. Ito yung tanong ko. Yung ambassador ba na yun na nasa Israel ay taga ron siya? Yes or no? No. So, siya ay representative ng Pilipinas sa Israel. So, same thing din sa atin. Sabi ng Bible na we are Christ's ambassadors. So, meaning, tayo ay representative ng Diyos dito sa earth. Kaya yung home natin ay hindi dito sa earth. Someday we will go back to our real home. Sa heaven. Amen? So, kagaya ng ambassador, kapag nagkaroon ng problema o gera sa gusto nilang umuwi, uwi siya sa Pilipinas. Kagaya ng ambassador, ang kanyang citizenship ay Pilipino. Hindi ibig sabihin doon siya nakatira, ay isa na siyang juice or isang coffee. So, hindi ibig sabihin na sa Israel siya nakatira, isa na siyang juice. Siya ay still ay Filipino. Same thing din sa atin. Hindi ibig sabihin na dito tayo nakatira, ito yung citizenship natin. Our citizenship is sa heaven, that we are the child of God. That's who you are. That's who you are, that you are the child of God. So, agay ng isang ambassador, kapag nagkaroon ng tagutom sa lugar nila, halimbawa, nagkaroon ng tagutom sa Israel, nagkaroon ng gyera, tagtuyot, lahat ng problema meron, yung ambassador, hindi siya maapektuhan. Kahit wala nang makain sa lugar ng Israel, yung ambassador ng Pilipinas ay hindi siya maapektuhan. Why? Dahil
yung ambassador ay merong full support ng Philippines. So kahit magkatagutom doon, hindi maapektuhan yung ambassador. Yung buhay ng ambassador ay hindi nakabase kung saan bansa siya nakatira. Ang buhay ng ambassador ay nakabase sa kung sino yung nagpadala sa kanya. So same thing din sa atin. So kahit magkaroon ng tagutom dito sa mundo, ay hindi ka maapektuhan. Dahil ikaw ay merong full support na gagaling sa heaven. Amen? Full support yung heaven sa atin dahil siya yung nagpadala sa atin. So every time na meron kang kailangan, you can ask God, Lord, I need this. Lord, kailangan ko ng kagalingan. You can ask Him. Dahil full support ang heaven sa'yo. Kailangan mo ng protection. Kailangan mo ng makakain. Anything na kailangan mo ay full support ang heaven sa'yo. Even when you preach the Word of God, even when you speak the Word of God, full support yung heaven sa atin. So that's who we are. That's our identity. So wag nating tingnan ng mababa yung sarili natin. Imagine na ikaw ay pinadala ng Lord dito. Ano yung mission na meron ka dito sa mundo? Right? So, dahil we are ambassador of Christ, earth is not our home. Our home is heaven. So meaning, yung buhay natin dito sa earth ay temporary lamang. Hindi habang buhay. Kaya sabi ni Pastor last Sunday na, do not love the things on this earth. Huwag nating mahalin yung mga bagay na meron tayo dito. Gusto natin pero hindi natin mahal. Ewan na, gusto lang ulitin yung bagay na yan. So, my question is, if our home is in heaven, kung yung home natin ay nasa heaven, bakit nung kinreate ng Lord yung tao, hindi niya agad nilagay sa heaven? Nilagay niya pa sa earth. Di ba? Kung yung home natin is in heaven, why God created us and put us here on earth and not in heaven? So, let's go back sa original design ng Lord sa atin. Ano ba yung original design niya sa buhay natin? This is, ito ay interesting because it talks about us, our identity. So, let's go back sa Genesis 2, verse 7 to 8. Let's go back in the beginning. Let's go back in the beginning. Genesis 2, verse 7 to 8. Then the Lord God formed the man from the dust of the ground. He breathed the breath of life into the man's nostrils. And the man became a living person. Verse 8. Then the Lord God planted a garden in Eden in the east. And there he placed the man he had made. So, sabi ng Lord, nag-create ang Lord ng man out of the dust sa ground at nag-create siya ng man at hiningihan niya at yung man nagkaroon ng buhay. So, for example ako ay kinreate ng Lord. Sabi ng Lord, gusto ko gwapo. Ayan, so, nag-create ng Lord ng man and then, sabi niya, and then the Lord God planted a garden in Eden in the east and there he placed the man he had made. So yung tanong, nung kinreate ng Lord yung man, saan niya nilagay yung tao? Saan? Sa garden. Right? Sa garden ng Eden. So nung kinreate ng Lord yung man, after niyang makreate, God put the man in the garden in Eden. So, ano nga ba yung significance ng Eden sa buhay natin? Ito yung design ng Lord sa atin. Nung kinreate niya tayo, He put us in the garden. In the Eden. So, for example, para sa ating illustration, meron akong tela dito. Dahil gusto ko mag-magic. Ayun, sorry sa likod, mukhang hindi masyadong nakikita. Pero,
For ano lang, illustration. So, nung kinreate ng Lord yung man, sabi niya, then the Lord God planted a garden. For example, itong tela na to, ito yung garden in Eden. So, nung create ng Lord, God planted the garden in Eden, and then man, nilagay niya yung man inside the garden in Eden. Nung yung word na Eden in Hebrews is Eden. Meaning, the word ng Eden ay the house of pleasure. So, nung kinreate ng Lord yung man, nilagay niya yung man sa house of pleasure. And pleasure means a feeling of happy satisfaction and enjoyment. Hindi lang yan. Pangalawang ibig sabihin ng Eden ay delightful place. So, nung kinreate ng Lord yung man, nilagay niya sa delightful place. And delightful means, meaning extreme pleasure or extreme satisfaction or joy. It also means na something that gives great pleasure. So, nung kinreate ng Lord ang man, nilagay niya sa great pleasure. Kung saan yung buong lahat ng kailangan ng isang tao ay nando na. Lahat ng pwedeng mag-please sa isang tao ay nasa Eden. Kasi bang ibig sabihin ng Eden ay the presence of God. So, nung kinreate ng Lord yung man, God put the man in His presence. So, God, it's like, para siyang God, He took a piece of heaven and put it on earth. Ayun yung ginawa ng Lord. Kumuha siya ng piece of heaven at nilagay niya sa earth. That's His presence. That's the garden. So, nilagay ng Lord yung tao, ang original design sa atin ng Lord, ay to be in His presence. So meaning, our home is His presence. Amen? Nasaan ang Lord? Ngayon, nasa heaven. Nasaan ang Kanyang presensya? Nasa heaven. Someday, when we die, we will go back to heaven with Him in His presence. So, ang original design ng Lord sa atin is to be in His presence. But, merong nangyari. Habang nasa presence ng Lord ang mga tao, anong nangyari? Sin came. Dumating ang kasalanan. Sabi ng Genesis 3 verse 1 to 5. Basahin natin sa NLT. The serpent was the shrewdest of all the wild animals the Lord God had made. One day he asked the woman, "Did God really say you must not eat the fruit from any of the trees in the garden?" "Of course we may eat fruit from the trees in the garden," the woman replied. "It's only the fruit from the tree in the middle of the garden that we are not allowed to eat." God said, "You must not eat it or even touch it. If you do, you will die." Sabi ng serpent, "You won't die," the serpent replied. Verse 5, "God knows that your eyes will be open as you eat it, and you will be like God, knowing both good and evil." So when God created the Eden, hindi lang tao yung nilagay niya. Naglagay din ng Lord ng trees, ng puno, dalawang puno. Yung puno ng knowledge of good and evil, at yung puno ng buhay. So tandaan po natin, meron dalawang puno na nilagay ang Lord sa Eden. Na knowledge ng good and evil and then tree of life. So sabi ng Lord, nung kinreate niya yung mundo, yung Eden, lahat ng prutas pwede niyong kainin. Pero wag lamang itong prutas ng knowledge of good and evil. Ito yung sinasabi ni Satan dun sa babae. Sabi ng babae, pag kinain namin yan at hinawakan namin yan, ano mangyayari sa kanila? Sila ay mamamatay. So, kaya ang ginagawa ng dalawa, hindi niya hinahawakan. Pero dumating si Satan, the serpent, and dineceive sila.
Sabi niya, pag kinain mo yan, hindi ka mamamatay. You won't die. Sabi ng serpent kay Eva. Pero anong ginawa nila? Nakita ni Eva na, ng babae na, oo nga no, mukhang masarap yung prutas. So ang ginawa niya, hinawakan niya, tiningnan niya, at kinain niya. Ang sabi ng Lord, kapag kinain niyo, kayo ay mamamatay. Ang question ay, nung kinain nila, namatay ba sila? The truth is, physically, hindi sila namatay. Nung kinain nila yung prutas, hindi sila namatay. So meaning, tama yung sinabi ng enemy. You won't die. Nung kinain nila, oh nga no, hindi ako namatay. Pero there's worse sa nangyari sa kanila. Anong ginawa ng Lord sa mga dulong verse, sabihin ko na lang. Nung kinain nila yung prutas, ang ginawa ng Lord, yung dalawa, yung lalaki sa kababae, pinaalis ng Lord sa garden. So, nung nagkaroon ng kasalanan, yung man at woman ay wala na sa presensya ng Lord. And hindi sila namatay physically, pero namatay sila spiritually. Nawalan sila ng relationship kay Lord. And that's the greatest death na pwedeng mangyari sa buhay natin. The worst, na mawalan tayo ng relationship kay God. At ito yung gustong-gustong gawin ng enemy sa buhay natin. Yung ilayo tayo sa Diyos. Alam niyo kung nangyayari kapag nalalayo tayo sa Diyos, tayo ay namamatay. Not physically, but inside. Death means nawawalan ka ng pag-asa. Death means kasiraan. Death means confusion. Distraction. Yung mga bagay na yung nangyayari when we are not in the middle of His presence. So, sabi ng Genesis 2 verse 8, I noticed, sabi ng Lord, God planted the garden. So, Jesus, bakit ang Lord nagplant? So, Jesus confirmed why God planted a garden in Eden. Di ba sabi nila, kapag kinain mo, ay mamamatay ka. So, nangyari nung di sila, nawala sila sa presensya ng Lord, nagkaroon sila ng kamatayan inside, nawalan sila ng purpose sa buhay, nawalan sila ng relationship kay Lord. So, Jesus confirmed why God planted the garden. Sabi ng John 15, na I am the true vine and my Father is the vine dresser. So God planted. Sinong nagpa-plant? Sinong gumagawa nun? A farmer. Right? Ang trabaho ng farmer is to plant. Ang trabaho ng teacher is to teach. Pwede magtanim ang teacher, pero ang kanilang expertise ay magturo. Ang farmer, expertise nila ay to plant. And sabi ni Jesus that my Father is a vine dresser. Vine dresser meaning my Father is a farmer. And sabi niya pa doon na I am the vine and you are the branch. Na siya yung puno, tayo yung sanga. Sino sa inyo magsasabi na kapag ang sanga ay naputol sa puno, hindi na ito magbubunga? Anong mangyayari sa sanga na hindi connected? Na mamatay. Right? Same thing sa atin. Meaning, God wants us to, gustong sabihin ng Lord na if we are not connected to God, like the branch that is not connected to the vine, tayo ay mamamatay. Same thing na nangyari kay Adan and kay Eve. Nung wala sila sa presence ng Lord, they die. Spiritually. Nawala sila ng buhay inside. So meaning, there is no life apart from God.
You can't find life outside the presence of the Lord. Outside of God, you can't find life. So if you want life, go to God. Go to His presence. Get connected to Him. Life happens kapag nasa Kanya tayo. Amen? So if you want life to your life, if you want life to your business, if you want life to your family, invite Him to your life. Meaning life, life meaning meron siyang kapasidad na mag-grow. Right? Lahat ng nabubuhay, lahat ng buhay ay merong kapasidad na mag-grow. So if we have God in our life, our business can grow. Our life can grow. Our family can grow. Amen? Merong kapasidad ang life na mag-grow, agaya ng isang seed. Ang seed, siya ay isang buhay. At ang seed ay meron siyang kapasidad na mag-grow at magbunga. So when we invite the presence of God in our life, many things can happen. If you want to grow in life, stay on His presence. Pero dahil sa nangyari, dahil sa kasalanan, tayo ay nawala sa presensya ng Lord. Yung original design ng Lord sa atin ay hindi nangyari. Nabuhay yung tao outside the presence of God. And that's the worst thing na pwede mangyari sa buhay natin. The best thing, the best place in our life is in the midst of His will. It's in the midst of His presence. That is why Jesus came. Nung nawala tayo sa presence ng Lord, dumating si Jesus para ibalik tayo sa original design natin. Saan? To be in the presence of God. That's why you and I ay nandito sa place na to. That's why nandito tayo ngayon. Dahil sa ginawa ni Jesus sa cross, dahil sa ginawa niya, meron na tayong chance once again to be in the presence of our God. Meron tayong pagkakataon na magkaroon ng homecoming someday. Amen? Sabi ng John 3:16, "For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whoever believes in Him should not perish but have everlasting life." For God so loved you and me. The world is not perfect, and yet God loved the world. The world is not perfect. Diba? Sometimes this world is painful. It brings hurt to us. Right? Sometimes sa mundo tayo ay nalulungkot, nasasaktan, nahihirapan. That's why God wants us to be with Him in heaven someday. Not today, but someday after ng buhay na, after natin magawa yung gusto ng Lord para sa buhay natin. He came to give us life. Ano yung buhay na yun? An everlasting life. Lahat tayo, meron tayong eternity na naghihintay sa atin. Lahat ng tao, merong eternity na naghihintay sa atin. If you believe in Jesus, you will have eternal life. You will spend eternity in heaven. But if you don't believe in Jesus, receive Him as your Lord and Savior, you will have eternal death. You will spend eternity in hell. That's why Jesus came to save us and bring us home in heaven. God wants us, everybody, kung pwede lang lahat ng nabubuhay sa mundo, ay madala niya sa heaven someday. But there are people who choose not to believe. That's why we are here. Para ipalala sa kanila, iparamdam sa kanila, i-share sa kanila kung gaano sila kamahal ng Lord. That the Lord loves everybody. John 10:10, "I have come that they may have life and that they may have it more
abundantly. Say abundantly. Gusto ng Lord na magkaroon tayo ng abundant life. Another translation meaning enjoy life. Enjoyed life. Gusto ng Lord na ma-enjoy natin yung buhay natin. Jesus came for us to save us and bring us home someday. Let's read Luke 15, verse 4 to 7. Pwede ba rin basahin sabay-sabay hanggang verse 7? Basa, 1, 2, 3, basa. If a man has 100 sheep and one of them gets lost, won't he leave others until he finds it? And when he has found it, when he arrives, he will call together. In the same way, so, si Jesus, nagkwento siya ng isang parable sa mga tao. Kung saan, kwento ng isang shepherd saka ng isang sheep. God used parable. Yung parable, di talaga siya literally na nangyari. A parable is a story na kung saan ginamit ni Jesus upang yung mga tao ay makarelate sa kanyang sinasabi. A parable, it is a earthly story na merong heavenly truth. So every time na magbabasa tayo ng parable, let's see kung ano yung truth na gustong sabihin ng Lord sa atin. So, sinasabi ni Jesus, kinukwento niya yung parable sa mga tao. Pero sino nga ba yung audience sa panahon sa habang kinukwento niya itong parable na to? Let's read sa verse 1. Luke 15 verse 1. So yung kanyang mga audience ay tax collectors and other notorious sinners often came to listen to Jesus teach. So imagine, si Jesus, nagtuturo siya at ang nakikinig sa kanya ay mga tax collectors and notorious sinners. Di ko alam kung bakit ganito dinefine ng Lord itong mga audience. Notorious sinners. So, habang nagtuturo si Jesus ng parable, ito yung mga nakikinig sa kanya. Mga notorious na sinners, talagang hindi talaga gagawa ng tama. So let's back sa verse 4. So if a man has 100 sheep and one of them gets lost. So kinukwento to ni Jesus, nag-share siya ng truth about sa pag-ibig ng Diyos sa mga notorious sinners. Sabi niya, kung kayo, meron kayong 100 sheep, hahanapin nyo ba to? Kapag mayroong isang nawala, hahanapin nyo ba to? Sino po sa inyo na honest na magtataas? Kung kayo ay mayroong 100 sheep at yung isa nawala, hahanapin nyo? Sino sa inyo yung honest na magtataas kapag yung isa nawala, hindi nyo na hahanapin? Maraming. Personally, kung ako, hindi ko na hahanapin. Why? 100 sheep is a lot. Right? Kapag nawalan ka ng isa, hindi mo siya masyadong kawalan. Why? Kapag yung 99 sheep, dumoblen, nag-anak, mas marami siyang pwedeng may produce. Mas pwede siyang dumami. So, basically, yung isang nawawala, hindi na work para hanapin pa. Pero, sinabi to ni Jesus to show to the people the unwavering pursuit of the Father sa isang nawawala. So meaning, everyone is important in the eyes of God. That you are important, valuable in the eyes of God. Na mahalaga ka sa harapan ng Diyos. Meaning, di ba, dinala tayo ng Lord dito sa Vista para sa mga tao na pwedeng umaten dito. And para marinig nila that they are loved by the Lord. That's the message
kung ang sinasabi ni Jesus sa mga tao. Na one person is important in the eyes of God. Even if you think that you are worse, even if you think you are sinner, even if you think na walang halaga yung buhay mo, you are important in the eyes of God. Na merong halaga ka sa harapan ng Diyos. Importante ka sa kanyang harapan. Amen? And verse 5, and when he has found it, nung matagpuan niya, he will joyfully carry it home on his shoulders. And when he arrives, he will call together his friends and neighbors, saying, rejoice with me, because I have found my lost sheep. Na kapag natagpuan na yung isa, magsasaya sila dahil yung nawala ay natagpuan na. Even, naalala ko nung April, last April, pumunta kami sa Sulano and sa Nueva Vizcaya. Nakalimutan ko yung isang pangalan. So, kami ay nagturo sa mga thousands of students. Sa isang gathering, merong hundreds. So, thousands of students yung tinuruan namin. And then, while we are on that place, the Lord spoke to me. Sabi niya sa akin, I am willing to create a big event just to meet the needs of the one person. I am willing to create a huge event just to meet the prayer of a one person. Meaning, that's how important the one in the eyes of God. Sabi ng verse 7, in the same way, there is more joy in heaven over one lost sinner who repents and returns to God than over the 99 others who are righteous and haven't strayed away. In the same way, di ba, kaya every time na meron tayong first timer, tayo ay nagpapalakpakan, tayo ay masaya kapag merong mga first timer na dumadating sa atin. Kapag bumalik yung first timer, naging second timer. Kapag bumalik yung second timer, naging third timer. Kapag bumalik yung third timer, naging fourth timer. Nasa maging part na ng family. Masaya tayo kapag merong na-add sa kingdom ng Lord. We are the 99 na already found. Yung sinasabi dito, the 99 who are righteous. Tayo yung 99 na kung saan natagpuan na. Tayo yung 99 na kung saan secured na na magkakaroon tayo ng homecoming. For sure, when you die, 100% you will go straight to heaven. Why? Dahil ba mabuti ka? No. Because you believe in Jesus. That's simplicity ng gospel. The only person that we need para pumunta sa heaven is Him. It's Jesus. For sure, 100%, you and I ay pupunta sa heaven after our life here on earth. We are the 99 na natagpuan na ng Diyos. But how about those who are not already found? But how about those people who are still lost? But how about those sa mga neighbors natin na hindi pa nakikilala si Jesus, who doesn't know the good news? How about sa mga workmates natin, sa mga kamag-anak natin, who doesn't know who Jesus is? Our part is to still go after the one. To seek to those who are lost. To share Jesus to other people. Tayo, wala tayong problema dito. We're already secured 100%. Meron tayong home na uwian. Homecoming, secured na tayo. Now that we are already found, let's partner with God to go find the one that is lost. Even, siguro iniisip nyo, sa akin lima. And then let's go sa mga tao na hindi pa kilala si Jesus. And God will use you to share the good news to them. Sabi ng Jeremiah 1 verse 5, that I knew you before I formed you in your mother's womb.
Baka binong kanta natin, my heart has been in your sight. Before you were born, I set you apart and appointed you as my prophet to the nation. Sabi niya, kilala na kita bago ka pa ipinanganak. Wala ka pa sa tiyan ng nanay mo. Kilala ka na ng Lord. Alam na ng Lord kung ano yung mangyayari sa'yo. Ito pa yung namangha ako kay God. Alam ng Lord na gagawa ako ng mali and yet He still created me. Alam ng Lord may gagawin akong kalokohan and yet God still created me. He allowed me to live in this world. Why? Because someday, alam ng Lord na you will meet Him. Mababago yung buhay mo. Alam ng Lord na meron kang pwedeng gawin. Merong plano ang Diyos para sa buhay mo. Na habang nandito tayo sa mundo, na habang hindi pa tayo umuwi sa home natin, let's do kung ano gustong gawin ng Lord para sa buhay natin. You have a purpose in life. You have a reason kung bakit ka nabubuhay. Let's use our life, our body, to glorify His name. Sabi ng binasa natin that God will use you. God appointed you. He chose you to be a prophet to this nation. In the Old Testament, ang Lord, ang God, hindi siya nag-speak directly to the people. God will use a prophet and God will speak His word to a prophet and then yung prophet ang magsasabi sa mga tao niya. So, ang trabaho ng prophet ay makinig sa Diyos at sabihin ng prophet kung ano yung gustong sabihin ng Diyos para sa mga tao. That's the Old Testament. Now, dahil sa ginawa ni Jesus sa cross, God can directly speak to you. Sabi niya, God appointed you to be prophet to this nation, meaning God will use you to say kung ano gusto niyang sabihin para sa mga tao. God will use you para iparating yung blessing para sa ibang mga tao. God will use you to communicate His word to other people. And you are equipped, anointed to do that. You are called to do that. So everything na gagawin natin yun, back up tayo ng heaven. Amen? Last verse, pwede po tayong tumayo. Sorry, medyo overtime. Sabi ng Philippians 9, verse 19 to 21. For I know that this will turn out for my deliverance through your prayer and the supply of the Spirit of Jesus. According to my earnest expectation and hope that is nothing I shall be ashamed, but with all boldness as always, so now also Christ will be magnified in my body, whether by life or by death. And for me, to live is Christ, and to die is gain. I want to encourage you that let us use our body, our life, to be a message to other people. Yung buhay mo is a message to other people. The way you live, the way you speak, the way you share, even the way you share sa social media. The things you post in social media is a message of God to other people. The way na naglalagay ka ng notes sa iyong social media is a message of God to other people. So we want to encourage you, while we are here on earth, let's go find the one. Lahat ng pwede nating maisama sa heaven, isama natin. God called you. It's not an accident why you are here, why you are hearing this message. God wants to use you. Kaya meron, hindi aksidente kung bakit nandyan ka sa work na meron ka ngayon. Hindi aksidente kung bakit sila yung kapitbahay mo. Hindi aksidente kung bakit sila yung family mo. God put you in that place to be a blessing to the people that surround you. God put you to that place for them to experience the love of God. God put you to that place for them to know that God loves them.
You are the bridge of His love. You are the bridge of His blessing. God will not use anyone kundi ikaw. The question is, are you willing? God is not calling to the people who are perfect. Hindi nagtatanong ang Lord kung kaya mo sa mga taong equip, no. God is calling for people who are willing. The question is, are you willing? And it will start sa desire na meron tayo. Sa desire to share, Lord, use me. Nasabihin sa tao na to kung gaano mo siya kamahal. Iparamdam sa tao na to kung gaano mo siya kamahal. Let's pray. Father, we thank you for your unconditional, so huge love sa amin, Panginoon. And we pray, God, give us boldness, courage, and strength to share to people how much you love them, how much you care for them. Give us boldness and courage to communicate that you love them so much, Father. That there is homecoming someday. That they are loved, that they are the son and the child of God. Father, use us to be a bridge of your love, to be a bridge of your word to other people. Let us be your hands and feet in this world. Sa mga tao na nasa paligid namin, Panginoon. Use us, Father. And I pray, Lord, that you will give them courage inside, boldness inside. I pray that their spirit will be awakened to share the good news to other people. I pray for compassion inside, fire inside, in the name of Jesus. Have your way, Lord. Use our life to give you glory. Use our life to give you praise, Lord. Let this life, Lord, maging message sa other people, Panginoon. Let this life, Father, na maging mensahe sa mga tao na nasa paligid namin. Give us wisdom and even the things na kailangan namin, Panginoon. I speak blessings to your people. Have your way, Father, in the name of Jesus. Amen and amen. For the Word of God is living and active,
sharper than any two-edged sword, piercing even to the division of soul and spirit, and of joints and marrow, and is a discerner of the thoughts and intents of the heart. For this is our firm foundation, the cornerstone, the revealed Word of God. For no man can lay a foundation other than the one which is laid, Jesus Christ. So, ayan. Hello, kausa kayo. Ayan, thank you Pastor Josh sa ano natin, sa napakagandang word. No, so, sige, bilisan ko na lang. Buksan natin yung Bible. Nandito po pala para sa giving. No, so, buksan natin yung Bible sa Leviticus 27 verse 30. Ayan, no, ganda nung kinanta natin kanina, no, Holy Forever. So, sabi nga kanina ng ating youth pastor, kanina ng umaga, sabi niya, ang ibig sabihin daw ng holy means set apart, no? Meaning, nakahiwalay. Ayan, sige, basahin natin yung ano. Ayan na. Leviticus 27:30, and all the tithe, no, yung ika po, yung tithes natin, of the land, whether of the seed of the land or the fruit of the tree, is the Lord's. It is holy to the Lord. No, sabi, lahat ng tithes natin, no, dito sa lupa, no, buto man yan o yung bunga, ay sa Diyos. No, it means hindi ito kung kanino man, hindi ito sa atin, kundi sa Diyos. At ito ay holy, meaning set apart. Diba, sabi nga ni Pastor kanina, walang katulad. Diba? Meron, sige, kwento muna ako. No? Nung 80s, no, nung pumunta sa Pilipinas si Pope John Paul II, no? And nung nandito siya sa Pilipinas, meron siyang kinain ng isang Chinese restaurant, Shangri-La. No? So after nung kumain, yung pinagkainan niya, no, yung mga plato, baso, tinidor, kutsara, anuman, hindi yung restaurant na yun, hindi nila hinugasan yun. Hindi na nila pinagamit ulit sa iba. Yun ay pre-reserve nila, dinisplay nila, and until, ewan ko kung hanggang ngayon, I believe until now, no, walang hugas-hugas. Diba? Bakit? Kasi paniniwala nila, it is holy. Para sa kanila, ito ay sagrado. No? Meaning, yung ating mga tithes, it is holy to the Lord. No? Yun nga, kay Pope lang yun, eh, paano pa yung mga tithes na ginagamit ng Diyos? No? Everything na ginagamit ng Lord, no? Sarili natin, no? Pag pinagamit mo yung sarili mo kay Lord, and also yung pera natin, kapag pinagamit mo yun kay Lord, it becomes holy. Amen? Ayan, sige, so, yung tithes natin, no, lahat ng sacrifices natin, no, from the Old Testament, no, every time na tinutulungan sila ng Lord, no, manalo ng isang battle, no, ng manalo ng isang laban, ginagawa nila, naggagawa sila ng sacrifice or offerings. No, and it is holy. No, sinasanctify nila yon. Bakit? Kasi hindi ito sa kanila, hindi ito sa atin, but it is the Lord's. Ayan, so ready na ba kayong magbigay? No, ihanda natin yung ibibigay natin. No, ihanda natin yung puso rin natin na magbigay because God loves a cheerful giver. No, so tara, let's pray. Thank you Lord sa aming heart, Lord, para magbigay, God, a cheerful heart, Lord, para magbigay. Thank you Panginoon na ikaw ang nag-provide ng seed namin, Lord. And we will plant it, God, to your kingdom, Panginoon. And we will reap harvest, God, hundredfold return, Panginoon, sa bawat isa, Panginoon, na magbibigay. And also, God, sa mga walang maibigay, I know you will provide for them, Panginoon, their seed, so that they can plant also, Panginoon. Have your way, we thank you, God. Use it all for your kingdom, for your glory, Lord. In Jesus' name, amen. Ayan, let's give po. Yun, amen. Thank you, Aaron.
Bago tayo umuwi, gusto kong invite sa ating Zoe class. Ngayong darating na Sabado, dalawang Saturdays po ito. Kung kayo ay 3 months na pong umatend sa New Life, if you want to know Christ more about sa Bible, if you want to be equipped yourself sa Word of the Lord, I want to invite you. Kung kayo mag-sign up sa labas sa ating Zoe class, magalipin mga teachers natin. And dyan, tayo na po tayong lahat. Thank you for coming. Let's pray. Father, we thank you for today, Lord. Thank you, God, that you are here. Nakasama namin, Panginoon. Maraming salamat sa lahat ng pumunta, Lord. I speak blessings to your people. Blessings upon blessings, Lord. Favor upon favor. Wisdom, Father, increase in the name of Jesus. Thank you, Lord, that you will guide them. You will give them instructions sa pang-araw-araw na kanilang buhay, Panginoon. Have your way, Father. We give you all the glory in the name of Jesus. Amen and amen. See you once again next week.